Alright, bago tayo magsimula, siguradong itanggalin muna natin ang negative terminal natin battery ah, para siguradong wala tayong short circuit. Alright. Disclaimer lang, hindi po ako professional, but ito ay DIY. Proceed at your own risk. Ito po ay ang ating diagram na susundin para sa ating installation ngayon. Kapit ng auxiliary fan para sa ating Sportivo kasi wala ata siyang wala tong kasamang auxiliary fan pagbili. So, itong auxiliary fan na bili natin is 12 volts 80 watts. Dalawang wire lang, blue tsaka red. Ah, sorry, blue tsaka black. So, ang blue natin is yung positive natin. Yung black naman is ground. So, sa wiring ko, so ito nakakabit dyan, ito naman pula natin, itong red, itong blue natin which is ang positive ng ating auxiliary fan is papunta sa ating dalawang 87 sa ating relay. So mapapansin nyo, output dito 87, 87, dalawa siyang out, dalawang 87 sa relay natin. So ginawa ako yung dalawang 87, ito sa taas tsaka ito sa gitna, inisa ko yan papunta dito sa ating blue, ang ating auxiliary fan. So yan yung magiging output natin para magpa-andar dyan. Alright, so galing dito sa relay naman natin, pakita ko sa inyo, mapapansin yung mga color coded dyan. Itong makapal na kable ko, ito yung 30 ko which is gagamitin ko para sa direct line papuntang battery. So mapapansin nyo ito, yan, tapos nakakonect ito sa fuse ko na 15 amperes. Actually, 10 amperes pwede na. So, pansin nyo dito nakakabit. Kasi nakakabit to sa horn relay ko. So, kung tinrace natin pa rin to sa battery na positive. So, positive ang battery, dapat may fuse ka papuntang 30 ng ating battery. Okay? 30 po yan. 30. Siguraduhang 30 po. Yan po yung 30 natin. Oop, di makita. Mapapansin nyo, 30. Okay, 30. Ito yung input natin galing sa baterya, which is 12 volts. Tapos yung ating ground naman, ground ng ating relay is number 86 siya. Yeah? So which is ito. Ito siya ngayon. Papunta naman siya dito. So, body ground pa rin. Hindi ko na i-connect sa battery. Ah. So, ano ulit yun? 86. 86. Dalawang 87 natin is papunta output for 87 to 87 is dapat nakakonect sa ating fan. 86 and 85. So, sa 86 nakakonect sa ating ground. 85 naman is nakakonekta sa ating compressor. So, pwede nyo pagbalikta rin yung 85 tsaka 86. Pwede 85 doon, 86 naman body ground, or 85 ang body ground, 86 naman yung ating compressor. So, yun lang. Ito si 85 natin. Ito, pansin nyo ito si 85. Ito siya ang kablang yan. Nakakonekta yan sa ating compressor, which is kung aandar yung compressor natin, magbibigay siya ng power dito, which is 12 volts papunta sa ating relay, which magti-trigger ng ating power papunta sa ating auxiliary fan. So kung hindi gumagana ang ating compressor, hindi rin to gagana. So papakita ko sa inyo ngayon ano yung itsura or ano yung pagkaka-andar niya. Yes. Kung ito mapapansin niyo, ginato ko lang, temporary ko lang to habang hindi pa nakakabili ng ating socket. Mas maganda talaga pag socket kasi hindi exposed yung wire, yung connectors mo kagulong ito exposed to. So temporary lang to. Mahirap gawin ganito kasi exposed yung terminals. Kapag mabasa, mahirap baka short circuit at magsimula pa ng sunog. So huwag niyong gagayahin to. Bumili po kayo ng connector. Temporary lang po ito. Alright, so yun po yung setup natin.
cart, ating pupaandarin ating sasakyan, at mapapansin nyo kapag paandarin yung sasakyan, as long as hindi nakaandar yung aircon, hindi aandar yung auxiliary pa natin. So nakaset ito ngayon is off, then yung thermostat is to lowest setting. So yan, hindi nakaandar ngayon, paandarin natin to 1, naka-on yung AC, lagyan natin ang palamikin natin. And makikita nyo na umaandar na ang ating auxiliary fan. So ang buga nito is dapat papasok. So mapapansin yung nagawa ko ng leaf dito. So parang binabacuum siya. So ang hangin dapat papasok, hindi palabas. Thank you.